Sir Bongbong Marcos, if ever you win as Philippine President sa 2022, what are your plans sa aming mga OFWs? Yun ho yung isa. At ang pangalawa, Sir Bongbong Marcos, kapag po kayo ang naging Pangulo, papayag po ba kayo na mapalitan ang Constitution natin at ibalik ang 1973? Okay, OFW muna, sir. OFW muna, sir. Unahin na muna natin. Narinig ko yung sa Constitution. Okay, sir. Ito yung unang katanungan ng isang na marami na... Sa Constitution. Oh, sige. Okay, sige. Go ahead, sir. Go ahead. Yung sa Constitution, ahead, ang tanong kung papalitan at ibabalik sa 73. Uh-huh. Hindi naman siguro kailangan ibalik ba, pero kailangan marami tayong kailangan balikan sa saligang batas at tignan natin ang mga pagbabago. Marami yung naranasan ngayon. Na we have, may experience na tayo dito sa Constitution na ito at marami tayong nakikita na dapat palitan dahil nagbabago na eh. Nagbago na ang sitwasyon. Yung mga population, nagbago na. Mm-hmm. Yung mga distrito, nagbago na. Yung mga boundary, nagbago na. At iba na rin ang patakbo ng ating ekonomiya dahil nung sinulat yan ay hindi pa masyadong malawak yung internet, hindi pa masyadong malawak, hindi pa tayo napasok sa pandemya. Lahat ng mga bagay-bagay na yan, bago ay kailangan natin balikan at tignan. Ang kinakatakutan lang ng tao ay baka gamitin ng politiko para mag-postpone ng eleksyon, para ma-extend sila. Kaya may paraan naman na para hindi mag-alala ang tao na yun lang ang gagawin. At talagang tutugunan yung mga nakikita natin na naging problema sa nakaraang 35 years, whatever it is, na ito yung saligang batas natin. Kahit yung mga sumulat, remember si Father Bernas was one of the leading lights in the writing of the Constitution. Sabi niya, work in progress talaga yan. Kailangan talaga natin. So, ibig sabihin, sir, pumapabor kayo. At sa aking palagay, meron na tayong sapat na experience para baguhin, para balikan at ayusin kung ano yung nakikita natin na hindi relevant dito sa panahon ito. Sa constitutional reform, pumapabor kayo, sir. Ibig sabihin, pumapabor kayo sa constitutional reform. Sir, from Rafael Cirillo, pabor ba kayo sa federalismo? From Rafael Cirillo. Ang federalismo pwede, pero ang konsepto ng federalismo, actually sinubukan na natin yan noon kahit yung interim batas ng pambansa nung 70s, meron na tayo, papunta na tayo doon. Ngunit sa ngayon, kailangan malaki ang daming papalitan. Depende kung anong sistema ang ilalagay. Kung maglalagay lang ng one more layer ng gobyerno, palagay ko hindi magiging successful yun dahil dadami lang ang bureaucracy, dadami lang ang empleyado ng gobyerno, mas magiging mahirap ang palakad, mas habang dinadagdagan mo ng layer yan, mas mabagal ang takbo pagdating ng serbisyo. Kaya imbis na lagyan natin ng isa pang layer, dapat isipin natin paano natin, anong gagawin natin sa mga region, anong gagawin natin sa mga probinsya, anong gagawin natin sa mga nandiyan ng mga governor. Yan ang malaki. Yung para sa akin, the concept is okay. Pero yung practical, kung paano natin gagawin, medyo mahirap, medyo komplikado pa.